tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Matagal nang hindi nakikita ni Amante ang ngiti ng Lolo Felipe niya. Iyon ay magmula nang pumanaw ang asawa nito na si Lola Dominga. Parati lamang nakaupo sa may terasa ang kanyang lolo at nakatanaw sa hardin kung saan dati ay madalas maglagi si Lola Dominga. Hawak nito parati ang isang makapal na aklat na hindi naman nito binabasa o binubuklat. Dinalahan ni Amante ng isang tasa ng minatamis ang kanyang lolo. Ngunit ni hindi nito yun pinansin. Paborito pa man din yun ng matanda. Kahit yayain niya itong maglaro ng paborito nitong dama, ay hindi ito kasing sigla ng dati. Kahit pa pumapayag naman ito. Tila ba isinama ni Lola Dominga sa kabilang buhay ang kasiyahan ni Lolo Felipe? Kahit na ano ay handang ipagpalit ni Amante, makita lamang muli ang kislap ng kasiyahan sa mga mata ng lolo niyang nag-alaga sa kanya. "Pumasok ka na, lolo. Mahamog na rito," ani Amante bago iniwan ang matanda sa terasa. Nagdiretso siya sa kusina upang linisin ang mga ginamit para sa minatamis. Subalit ganoon na lang ang gulat niya nang makitang malinis na ang lahat at nahugasan na rin ang mga pinggan at kaserola. Wala pang kalahating oras siyang nakakalabas, ngunit malinis na ang mga naiwan niyang kalat. Sino kaya ang naglinis? May nakapasok ba? Bilang tugon ay nagkaroon ng tila pagkislap sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay lumitaw roon ang isang maliit na tao. Napakaliit, halos kasing laki lamang ng kanyang hinlalaki. Akmang sisigaw na si Amante dahil sa gulat. Nang senyasan naman siya ng maliit na tao na huwag maingay. Inilagay nito ang maliit na hintuturo sa labi habang bumubungisngis. Namangha siya. Mukha namang mabait ang nilalang na yun. Ngunit lubhang napakaliit lamang kaya siya natakot. Ano ba yun? Napakaliit ng tinig ng maliit na tao kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Pero dahil sa kasisenyas, ay naunawaan naman niya sa wakas. Isa raw itong duwendeng bahay. Nasarapan daw ito sa iniluto niyang minatamis, kaya tinulungan siyang maglinis. At dahil hindi raw siya sumigaw na siyang pinakaayaw nito, dahil nagdurugo ang maliit nitong tenga, gagantimpalaan pa raw siya ng duwendeng bahay ng isang mahiwagang susi. Isang susi na kayang buksan ang kahit na anong kandado. Ibinigay ng duwendeng bahay ang isang maliit na ginintuang susi. Magiging kasukat daw noon ang kahit na anong kandado na pagsusuutan upang mabuksan. Mapabaul man o pinto ay mabubuksan niya. Hindi man maintindihan ni Amante kung saan naman niya gagamitin ang ganoong klase ng susi, ay tinanggap na rin niya. Handog yun ng isang duwendeng bahay. Ilan ba ang mapalad na makakakita ng duwendeng bahay? Isa siya sa mga maswerteng yun, kaya sino ba naman siya para tumanggi sa isang mahiwagang susi? Itinago ni Amante ang susi. Hindi niya alam kung saan gagamitin yun. Pero naisip niyang darating ang panahon at mapapakinabangan din ang susi. Samantala, ay wala pa rin pagbabago sa Lolo Felipe niya. Malungkutin pa rin ito at hindi ngumingiti. Kung sana ay mabubuksan ng susi ang nilalaman ng isip ng kanyang lolo, ay baka malaman niya kung ano ang makakapagpasaya rito. Isang araw ay nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang bayan. Nasusunog ang bahay ng kanilang punong bayan. Nakulong sa isang silid ang bunso nitong anak at hindi na mabuksan ang pinto dahil nilalamon na ng apoy ang buong bahay. Sa bintana na lamang maaaring magdaan ang bata. Ngunit nakakandado yun
at ang susi ay nasa loob ng nasusunog na bahay. Gawa sa bakal at salamin ang bintana, kaya hindi yun basta-bastang mabubuksan ng mga tao. Iyak ng iyak ang bata at malapit na itong maabutan ng apoy. Nang malaman ni Amante ang sitwasyon, ay naalala niya ang mahiwagang susi. Dali-dali niyang kinuha ang susi at ginamit sa kandado ng bintana. Kaagad yung bumukas at nakalabas ng ligtas ang anak ng kanilang punong bayan. Magmula noon ay itinuring ng bayani si Amante. Kahit saan siya magpunta ay binabati siya ng kanyang mga kababayan. Ginantimpalaan pa siya ng kanilang punong bayan ng salapi dahil sa pagkakaligtas sa anak nito. Ang lahat ng yon ay ikinuwento niya kay Lolo Felipe. Ngunit hindi pa rin ito makuhang ngumiti. Nakadama na rin ng hindi maipaliwanag na kalungkutan si Amante. Sa isip-isip niya ay parang hindi na siya mahalaga sa kanyang lolo. Hindi ito natutuwa sa pagkilalang kanyang natamo. Baka naman kulang pa. Kulang pa ang karangalan at karangyaang kanyang inihahandog dito. Noon ay naisip niyang kailangan pa niyang maging maunlad at kalugod-lugod. Baka kung madaragdagan ang kadakilaan niya ay matutuwa na si Lolo Felipe. Naglakbay siya ng malalayong lupain at hinanap ang mga kayamanang sa mga alamat lamang naririnig. Madali niyang nakuha ang mga yun dahil sa kanyang mahiwagang susi na nakapagbubukas ng kahit pinakalumang baul. Ngunit sa tuwing umuwi naman si Amante kay Lolo Felipe, ay wala pa rin itong sigla. Nawawala na siya ng pag-asa. Matanda na si Lolo Felipe. Ayaw niyang mamaalam ito sa mundo na pawang kalungkutan lamang ang dinadala. Lolo, ano po bang problema? Sa tuwi na ay tanong niya. Ngunit sa tuwi na rin ay lilingunin lamang siya ng matanda. Sabay malungkot siyang tititigan. Habang yakap ang aklat nito. Litong-lito na siya. Isang araw sa pamilihan ay isang paanyaya mula sa mahal na hari ang nabasa ni Amante. Mayroong paligsahan kung saan ang magwawagi ay siyang mapipili upang mapangasawa ng prinsesa. Baka matuwa si Lolo kapag ako ay nakapangasawa ng isang prinsesa. Bulong niya. Sumali si Amante sa patimpalak. Pabilisan sa pagtakbo. Pahusayan sa paggamit ng espada. Palakihan ng mabibitag na baboy ramo at unahang mapalaya ang mga bihag sa hawla. Pinilit manguna ni Amante sa lahat ng yun. Ngunit sadyang siya'y hindi makapuntos dahil mga sanay na kawal ang mga kalahok. Siya ay simpleng mamamayan lamang na kaya nagkaroon ng lakas ng loob na makisali ay dahil tinuturing siyang lokal na bayani. Kumbaga may kisig at tapang din naman siyang maipagmamalaki. Yun nga lang, kumpara sa kanyang mga katunggali, ay wala siyang binatbat. Magkagayon man ay hindi sumuko si Amante. Ipinagpatuloy niya ang laban dahil alam niyang sa huling pagsubok doon siya mangunguna. Ang pagpapalaya sa mga bihag mula sa hawla. Subalit pagdating sa inaasam niyang bahagi ng paligsahan, ay isa-isa silang kinapkapan ng mga tagapagpatupad ng batas ng kompetisyon upang masigurong walang dayang mangyayari. Nakita ng inampalan ang kanyang munting susi na nakapagbubukas ng kahit anong kandado. Dahil doon ay napatalsik sa paligsahan si Amante sa akusasyon ng pandaraya. Umuwing bigo sa kanilang bahay si Amante. Dooy naghihintay ang Lolo Felipe niya. Nadagdagan ang bigat ng kanyang damdamin. Natalo na nga siya sa paligsahan ay hindi pa rin niya nabigyan ng kasiyahan ang kanyang mahal na lolo. Tumalungko siya sa tapat nito at nagwika. Lolo, gusto ko po ulit makita ang inyong dating sigla. Kahit ano ay handa kong gawin, masilayan lamang muli ang ngiti ng taong nag-aruga sa akin. Kahit ano, lolo, kahit ano ay gagawin ko. May pumatak na luha sa mga mata ng kanyang lolo. Tila may gusto itong sabihin. Napaiyak na rin lang si Amante. Niyakap niya si Lolo Felipe. Dahil sa ginawa niyang yon, ay nabitiwan ng matanda ang makapal na aklat nito at bumagsak yon sa lapag.
pinulot yon ni Amante at ibinigay sa lolo niya. Nang mapansin niya ang bandang gilid ng aklat, may maliit na butas yon na tila sinususian. Sa tagal ng panahon na hawak ni Lolo Felipe ang aklat na yon, ay hindi niya nakitang binuklat ng matanda. Kinuha ni Amante ang susi na bigay ng duwending bahay at isinuksok sa susian ng aklat. Bumukas ang aklat at humugot ng malalim na hininga si Lolo Felipe. Ikinagulat yon ni Amante, kasabay ng pagsabog ng liwanag mula sa aklat. "Anong nangyayari?" Gulat na bulalas ni Amante. Nang humupa ang liwanag, ay muli niyang nasilayan ang matamis na ngiti ng kanyang Lolo Felipe. "Sa wakas, apo, nakalaya na rin ako." Anang matanda, pagkatapos ay niyakap siya. Napag-alaman ni Amante na dala ng labis na kalungkutan sa pagpanaw ni Lola Dominga, ay hiniling ni Lolo Felipe na sana ay makulong ito sa alaala ng yumaong asawa. Narinig pala ng duwending bahay ang hiling ni Lolo Felipe. Kaya naman inilagak nito ang kaisipan ng matanda sa aklat ng mga larawan ng kanyang pamilya. Yun ang dahilan kung bakit malungkutin ang Lolo Felipe na kasama ni Amante. Nakakulong pala kasi ito sa loob ng aklat ng mga larawan. Mabuti na lamang daw at natuwa kay Amante ang duwending bahay at ibinigay ang susi na kayang magbukas ng kahit na anong kandado. Yun lang pala ang dahilan at hindi naman pala talaga kailangan ni Amante ng labis na karangalan para manumbalik sa dati ang kanyang lolo. Napatawa si Amante. "Pasensya ka na, lolo. Hindi ko napansin na may kandado pala ang aklat na hawak nyo. Sana'y matagal na kayong nakalabas." Tinapik ni Lolo Felipe ang balikat niya. "Natutuwa ako na hindi ka sumuko na ako'y muling mapangiti. Ang pagpupursige mo ang nagturo sa'yo ng dapat gawin. Ikinalulugod kong ikaw ay aking apo. Nawala man ang iyong mga magulang at ang aking mahal na asawa, nariyan ka naman at ako'y inaalagaan." Muli ay napaluha si Amante. Hindi niya hangad ang kahit na anong yaman at kasikatan, maging ang pagkilala ng buong bayan sa kanyang kabayanihan. Ang makita lamang na masaya ang nag-iisang taong pinagkautangan niya ng buhay ay sapat ng kaligayahan para sa kanya. At sa wakas, muli ay nakita niya ang masayang ngiti ng nag-iisa niyang Lolo Felipe.